Ikinabahala ng mga dumaraan sa Marikina Bridge ang nakitang bitak sa tulay. Sa ngayon, mga pag-ulan ang nakikitang dahilan ng pinsala. E paano ba ito inaaksyonan ng mga otoridad? Alamin po sa pagtutok ni Cedric Castillo. Nakakordon ngayon ang sidewalk na bahagi ng rampa pasampang Marikina Bridge sa direksyong pa Quezon City. Nakamba kasi baka biglang pag may dumaan dyan, lalo yung mga jeep, may mga pasahero, pangamba rin kasi baka madali. Talagang delikado yan, sir, kung di ayusin kagad. Talagang delikado yan. Kaya kailangan talaga yan, maayos sila kagad. Kasagsagan ng walang humpay na ulan noong isang linggo nang mapansin ang pinsalang gumuhit ng ilang metro sa gilid ng infrastruktura na ilang dekada na ang edad, ilang araw ang nakalipas. Hindi pa rin lubusang natutukoy kung paano ito mareremedyuhan. Agad sinulatan ng Marikina City Government ang DPWH tungkol dito. Ipinarating nito ang pangambang baka humantong sa tuluyang pag-collapse ng tulay ang pinsala. We are demanding for the immediate rectification of the structural damage on the Marikina Bridge. We are duty bound to act on the welfare of the inhabitants of the city. We are expecting the immediate action of the DPWH. Otherwise, we will be constrained to file necessary legal actions, civil, criminal, and or administrative, if this matter will not be addressed promptly and accordingly. Nakadeploy ngayon sa bungad ng Marikina Bridge ang mga tauhan ng NCR office ng DPWH. Bago pa man yung insidente, meron ng ongoing project ang DPWH dito sa gilid ng Marikina River. Ito yung box culvert. Ang purpose niyan para yung tubig ay may dadaluyan papalabas doon sa Marikina River, doon sa kabilang panig na yun. Ngayon, nandito tayo sa may mismong naging crack nung tulay. Makikita nyo, tinabunan na yan ang buhangin. So inoobserbahan nila yan kung yung buhangin ay merong movement. Ano? Kasi kung halimbawa bumaba yung buhangin na yan, ibig sabihin, meron pang paggalaw yung tulay. So far, wala naman daw sila na-observe. Ayon sa engineers on site na nakausap natin, ang design nitong Marikina Bridge ay dalawang approach, o yung paakyat, tsaka yung pababa, tsaka yung mismong main bridge sa gitna. Ang design niyan, theoretically, ano't anuman yung mangyari dito sa approach na to. Halimbawa, itong tinatayuan natin is approach. Ano't anuman yung maging damage dyan, hiwalay siya doon sa main bridge para pagka magka-damage ito, hindi madadamay yung main bridge. Bukas sa mga motorista at pedestrian ang ibang bahagi ng tulay. Ayon sa lokal na pamahalaan, ligtas naman daw ito sa daloy ng trapiko. Sa isang statement, sinabi ng DPWH-NCR na agad itong nagpadala ng Emergency Inspectorate Team para magsagawa ng geotechnical investigation. Naglagay na rin daw ang ahensya ng mga traffic safety device at agad tinambakan at pinunan ang gumuhong bahagi ng rampa. Nag-abiso ang DPWH sa mga motorista na dumaan nang mabagal sa lugar o di kaya'y humanap na lang ng ibang madadaanan. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.